sa ini. Sisala si Diem Dog, tama na. Nagkita kami sa isang event sa Rockwell, launching ng isang relo. In a recent mall show dedicated to the release of the official Marimar and Jezebel merchandise, mistulang nakakagulat pa rin para kina Ding Dong Dantes at Marian Rivera, ang walang maliw na suporta ng mga tagahanga sa kanila. Dami sabi maraming tao, pero hindi ganitong kadaming-daming talagang tao. So, nakakataba ng puso na talagang minamahal nila kami. Sa nasabing okasyon, Ding Dong and Marian got to answer several issues at hand. Kagaya na lang ng muling pagkakaugnay ni Marian sa rumored ex-boyfriend nitong si Mark Heras. Ba, si Marian Rivera, naging ex mo ba o hindi? Wow. Alam na po nila yun. Hindi, ano talaga sagot? Naging girlfriend mo ba o hindi si Marian Rivera? Ako nga ko tatanungan niya na eh. Oo. Tama na yun, tapos na yun eh. Sisala si Ding Dong, tama na. Si Ding Dong naman, muling nauugnay sa ex-girlfriend na si Antoinette Toss na nagpahayag sa isang interview na isa raw siya sa sumusubaybay sa tambalang Ding Dong Marian via GMA Pinoy TV. Natutuwa naman ako at in touch pa rin sa kanyang Filipino roots dito. Much more na hindi pa niya nakakalimutan yung nakilala niya ako. So, ako naman, wala rin naman ako way kasi to monitor what's happening. Pero sa nalalaman ko naman, things are going well sa kanya. Maganda yung mga nangyayari. Finally, ito na yung pinakainaantay niya. Hindi naman itinanggi ni Ding Dong na bukas pa rin ang communication lines between him and Tony na Las Vegas-based na ngayon. Pag usual na birthday, pag Pasko, nagbabatihan din naman kami. Wala rin daw kaso sa binata kung sakali mang magkaroon ng proyekto kung saan pagsasamahin sila ng dating club team. Balitang uuwi raw sa Pilipinas si Antoinette upang dumalo sa kasal ng kaibigang si Cheska Garcia. Kung gusto ba naman ang produsyo sa kanang tao, diba? Sino ba ako para tumanggit? Sa akin, wala naman problema. Wala naman kaming problema ang dalawa. Pero mas una ko siya makikita kasi pupunta ako dun. Sa iba pang issue, nilinaw ni Ding Dong ang pagkakalink sa isa pang TGIS graduate na si Angelo De Leon na sinasabing minsang namata ang kasama raw dito. Nagkita kami sa isang event sa Rockwell, launching ng isang relo. Pero bukod nun, hindi kami magkasama. Hindi ko alam kung saan galing yun. Hindi po totoo yun. Ay, hindi po totoo yun. Samantala, patuloy namang pinatutunayan ni Ding Dong at Marian ang pagiging most in-demand endorsers ng leading brands. Bukod sa kani-kanilang produktong ini-endorso, prominente ngayon ang dalawa sa kanilang pagsasama sa isang TV ad for a liquor brand. Si Marian naman, balitang nililigawan ng isang sangay ng gobyerno upang gawing kinatawan ng isang kampanyang may kaugnayan sa alternative food. Kung makakatulong ako sa kapwa ko at kung sa ikabubuti yan ng sambayan ng Pilipino, bakit hindi? Tutulong at tutulong po ako. Subalit ang pinakaabangan ng lahat ay ang pagpo-post ni Marian for a men's magazine at ang pagrampa naman ni Ding Dong sa isang underwear fashion show. Ano kayang paghahanda ang ginagawa ng dalawa? Wala pa naman. Siyempre, yung normal exercise routine ko pa lang. Yun pa lang naman. Kasi hindi ko pa naman alam kung anong gagawin ko. Balitang na ospital pa nga ang binata dahil sa ginawa nitong pagda-diet in preparation for the said show. Hindi mo lang ako ospital, pero nagkaroon lang ng konting kulang sa nutrients. Pero okay naman yan. Okay na ngayon. Eating ba? No. Good as brand new. At sa mga naiintriga kung gaano ka-sexy ang gagawing cover ni Marian. Yan, basta surprise po yan. Basta, kahit ko sinasabi, kahit anong mangyari, malaking pasasalamat ko po sa lahat ng taong bumoto sa akin para po sa kanila yon. At sila po yung tunay na number one para sa akin.